ang Swarasug Media Corporation, operating under business name SMNI or Sunshine Media Network Incorporated, ay napipinto na po ang pagkawala ng prangkisa nito. Bakit po? Kasi yung panukala na pinangunahan nito pong si Congressman Gutierrez, kung hindi ako nagkakamali, ay naaprubahan na po una sa Committee on Legislative Franchises. Unanimous po ang naging desisyon ng committee, wala pong nag-object dito. At ito po ay inakyat na sa plenaryo. At kahapon, sa plenaryo, inaprubahan po ang pag-revoke dito po sa Republic Act 11422, ang batas na sumasaklaw sa pagbibigay po ng pribilehiyo o prangkisa sa Swarasug Media Corporation. Basahin po natin ito pong post ng House of Representatives 16 hours ago. Sabi po dito, "The House of Representatives under the leadership of Speaker Ferdinand Martin Romualdez today approved on third and final reading House Bill number 9710 seeking to revoke the legislative franchise granted to Swarasug Media Corporation operating under the business name Sunshine Media Network International." I'm sorry, nabanggit ko kanina incorporated. "The House, through the Committee on Legislative Franchises, was able to establish that the SMNI violated the terms and conditions of its franchise under Republic Act number 11422, which later on, pupuntahan po natin mismo yung batas, pero pinapaalam ko po sa inyo, ako po ay hindi abogado. Kaya kung feel po ninyo na hindi makinig sa isang hindi abogado, you are free to go dito po sa ating live, dito sa ating pong live streaming. Ngunit bago tayo dyan, pumunta muna tayo sa balita, mga tol. Samantala, pasado na rin sa Kamara ang House Bill number 9710 o ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Swarasug Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. 284 ang bumoto ng pabor, 4 ang hindi pabor, at 4 din ang abstentions. I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But Mr. Speaker, freedom requires responsibility. Mahalagang panukalang ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformasyon at red tagging laban sa mga progresibong individual. Ang SMNI hindi maihanay sa media at hindi maihilan tulad sa mga tunay na mga media. Taong 2044 pa sana nakatakdang ma-expire ang prangkisa ng SMNI. Nag-ugat ang panukala sa mga aligasyon ng franchise violations laban sa network gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at iba pa. Monica, upang maging ganap naman na batas, kailangan ding maipasa sa Senado ang kahalintulad na panukala. Samantala, March 23 ang official na adjournment ng session ng Kongreso at ang resumption nito ay sa April 29. Pero sa period na ito ay maaaring magsagawa ng committee hearings ang House of Representatives kung kinakailangan. Okay, ganun din naman ang Senado. Ano? Bahagi po yan ng kanilang trabaho na kahit po naka-session break, eh pwede po silang magsagawa ng hearing in aid of legislation. Ngayon, bago tayo dumako doon sa Republic Act 11422 na nakikita po ninyo ngayon dito sa ating screen, ay puntahan muna natin ang konteksto ng o konsepto ng freedom of speech. Kasi dapat ito matutunan po natin eh, na ang freedom of speech or freedom and freedom to assemble, yung the right to associations and right to speech or expression ay hindi po absolute. There are always limitations. Ano, meron po laging exceptions to the rule. At bahagi po ng exceptions na yan sa ating karapatan sa pamamahayag ay ang una, katiwasan yan at kaayusan. Dapat wala kang ginagawang kasinungalingan sa mga sinasabi mo.
tapos hindi ka nagbabanta, hindi ka naninirang puri at iba pa. And that is why very cautious ako sa pagtalakay ng mga topic dito sa ating programa. Hindi porket sinabi ng isang vlogger, paniniwalaan ko na kagad. Napakahalaga ng kaalaman sa batas kasi kahit hindi tayo abogado, you have to remember that the civil code, merong provisions doon sa Article 3 po nito na sinasabi, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ibig sabihin, sa madaling paliwanag, kapag ka ikaw ay lumabag sa isang akto, sa isang batas, sa pamamagitan ng akto o hindi pag-akto sa isang bagay, at sinasabi na ito ay mayroong kaparusahan, kahit hindi mo alam ang batas, mapaparusahan ka dito. Kasi ang presumptions, lagi, alam mo ang batas. Kaya turuan po natin ang ating mga sarili. Kaya nga meron pong publications eh. Before na i-implement ang batas, ipinapublish po ito sa publiko para sa kaalaman po ng lahat. Hindi po trabaho ng gobyerno natin na isa-isahin tayo para alamin kung ano yung sinasabi sa batas. Obligations po yan ng isang matino at mabuting mamamayang Pilipino. Ngayon, kung hindi mo alam dahil wala ka pong napag-aralan, simple lang naman ang gagawin mo eh. Para hindi ka makapanakit o makapagkamali sa paglabag sa batas. Kung ano yung sa tingin mo sa pagkatao mo na hindi dapat gawin sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ngayon, puntahan po natin ang konsepto ng freedom of speech. Panoorin po natin ito pong pagtuturo ni Piskal EJ. Ang freedom of speech po ay isang basic fundamental human right na ginagarantiya ng ating 1987 Constitution. Dahil tayo po ay isang demokrasya, bawat tao po ay may karapatan na mag-express ng kanyang opinion na wala siyang dapat ipangamba na siya ay pagbawalan o parusahan. Malawak po ang sakop ng freedom of speech. Freedom of speech can be verbal, pwede ring written. Kalakip din po ng freedom of speech ang malayang pamamahayag, karapatan sa mapayapang pagtitipon at karapatan sa pagprotesta. Pero hindi po ibig sabihin na dahil may freedom of speech na tayo, ay pwede na natin sabihin ang gusto nating sabihin o pwede na natin gawin ang gusto nating gawin. May limitation po ang freedom of speech. Gaya nga ng sabi ng political philosopher na si Charles Montesquieu, liberty is the right to do what the law permits. Uulitin ko ito ha, kasi baka mahirap intindihin eh ng mga DDCs. Itong binanggit dito ni Fiscal EJ, liberty is the right to do what the law permits. Simplified lang natin. Kapag tayo po'y sumasaklaw sa karapatan ng iba, natatapos na po yung karapatan po natin. Ganun po kasimple yun. In fact, ang pagsasalita mo po ng hindi maganda sa kapwa mo, meron ka na kagad na lalabag dyan na batas eh. Kapag ka naanoy sa iyo ang isang tao, it is a general catch-all provision ng ating revised penal code. Merong tinatawag na unjust vexation eh. Diba? Naaanoy ako sa iyo, basically ganun yung nararamdaman mo dun sa tao. At paulit-ulit niyang ginagawa yun. Pwede mo bang idemanda yung tao? Pwede. Kasi merong provision na unjust vexation. Ang tanong na lamang, kung mapapatunayan mo sa korte yung reklamo mo sa kanya for unjust vexation, still, abala yun sa tao. Kaya mag-iingat po tayo mga tol. Hindi porket nanonood kayo sa ating programa at nagpapahayag ng inyong mga saloobin dyan, wala na kayong pananagutan. Unang-una, lahat po ng ginagawa po natin, nag-iiwan po yan ng bakas, lalong-lalo na po dito sa internet. Hindi porket hindi kilala ang iyong pangalan, hindi ka na makikilala. Gamitin po natin yung kokote natin. Gumagamit po kayo ng internet at lahat po ng internet, meron pong tinatawag na HTTP. Ito pong HTTP na ito, address po ito ng inyong site kung saan kayo gumagamit. At detectable po yan. Malalaman ang inyong origin, malalaman ang inyong identity, kaya pag kayo po ay nag-commit ng paglabag sa batas, hindi nyo pwedeng sabihin nagtatago kayo sa pangalang ito.
dahil kinalaunan, sigurado magiging accountable po kayo sa inyong actions. Ating kalayaan na gawin natin ang gusto nating gawin ay nakadepende pa rin kung ano ang pinahihintulutan ng batas. In other words, our freedom of speech is not absolute. At the end of the day, batas pa rin po ang magsasabi kung ano ang pwede at kung ano ang hindi pwede. Come to think of it, can you imagine kung walang limitation ang ating kalayaan na magsalita? Na we can just say what we want to say and how we want to say it? Magkakagulo po, sigurado. This is the reason why there are limitations on freedom of speech. And what are the limitations to this right? These limitations po are in the form of laws which were enacted in order to have a functioning and orderly society. Now, let us attempt to enumerate these limitations. First limitation, our freedom of speech can be limited for the purpose of maintaining public order. For example, pag may halong karahasan na ang ating pagprotesta laban sa gobyerno, pwede tayong makasuhan ng sedition under Article 139. O kung hikayatin natin ang mga tao na gumawa ng karahasan o umalsa laban sa gobyerno, pwede tayong makasuhan ng inciting to sedition under Article 142 o inciting to rebellion under Article 138, as the case may be. Pag nag-spread naman tayo ng fake news o false news that could endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state, pwede tayong makasuhan ng unlawful utterances under Article 154 naman. Second limitation, bawal din po tayong manakot o magbanta sa kapwa dahil pwede tayong makasuhan ng grave threats under Article 282. Light threats under Article 283 or other light threats under Article 285. Third limitation, bawal din po tayong manirang turi sa ating kapwa, private individual man yan o public official o public figure, dahil pwede tayong makasuhan ng libel under Article 355 o cyber libel under Section 4C4 of RA 10175 in relation to Article 355. Pwede rin tayong makasuhan ng oral defamation o slander under Article 358. Wala din pong pinipili ang batas. Napanood ninyo mga tol. Ngayon, bakit ko piniplay yan? Kasi sabi nila hindi ako abogado eh, kaya ayaw nilang maniwala sa akin. Siguro naman, piskal po yung nagsasalita, isa pong abogado. Kaya dapat maniwala po kayo. Ngayon, hindi ko ipipilit ang kaalaman ko sa inyo. Pero salamat sa mga nagtitiwala kay Top 1 na nanonood dito at natututo. Kasi after all, knowledge is power. Dako po tayo dito sa Republic Act 11422. Ito po yung pinag-uusapan natin sa ating live streaming ngayon. Ang Republic Act 11422, ito po yung batas na nagbigay po ng pagkakataon sa Suara Sub Media Corporation para po ma-renew ang kanilang prangkisa. Nangyari po ito noong 2018, July 2. Ano? Hindi, July 23, 2018. Naaprubahan po ang batas na ito at nagpatuloy po ang operasyon ng SMNI. Again, ang SMNI is a business name na nag-ooperate sa pamamagitan po ng kumpanyang Suara Sub Media Corporation. At ayon po sa mga naging pagdinig diyan po sa Kongreso for 6 times sa Committee on Legislative Franchises, napatunayan po nila ayon sa mga kongresista na ito pong Suara Sub Media Corporation ay lumabag sa mga sections ng batas na ito. Section 4, Section 9, 10, 11, and 12. Isa-isahin po natin ngayon yan para po kahit paano mabigyan po tayo ng konsepto dito po sa pinag-uusapan nating pag-revoke na napipinto sa SMNI franchise. Yung Section 4,
Ito po yung tinatawag na responsibilidad ng SMNI sa publiko. Sa madaling paliwanag na lamang, bilang isang media entity, dapat po sila ay sa lahat ng pagkakataon nagsasabi po ng katotohanan at hindi po nagpapakalat ng kasinungalingan. Higit sa lahat, hindi po nagagamit ang kanilang platform para po manira at umatake sa sinumang individual sa ngalan po ng tinatawag nilang kalayaan sa pamamahayag. Hindi po yon na ipakita ng SMNI sa mga naging pagdinig ng Kongreso sapagkat mas na naig po ang paniniwala ng mga kongresista na itong SMNI for several occasions, lumabag po ito sa Republic Act 11422 Section 4. Katulad po in particular ng pagpapakalat nitong si Jeffrey Celis na ang House of Representatives sa taong 2023 ay gumasta ng nasa almost 2 billion pesos as travel expenses. At sinusugan pa ito nitong si Jeffrey Celis na kung isasama pa daw po ang mga entourage, ay aabot daw po ito sa 2 bilyong piso. Yun po ay malaking kasinungalingan dahil alam naman po natin na bahagi po ng ating konstitusyon ang trabaho po ng Commission on Audit. At ang Commission on Audit ang siyang merong kapangyarihan para i-audit ang lahat po ng gawain at pinagkakagastusan ng House of Representatives. At doon nga po sa kanilang naging pag-audit, sinasabi po ng Commission on Audit na wala po itong naging paglabag na anuman sa mga nakalipas na taon and perhaps ngayong taon na ito, sasabihin din nila yan for the year 2023. Pero ang una muna natin pangahawakan ay ang tinatawag na Book of Accounts. Ngayon, sa mga nananawagan na open the book, tanga po ang mga ito, mga tol, I'm sorry for the word, or bobo. Kasi ang tanga, alam mo naman na meron pong batas na ang Book of Accounts ng Kongreso ay dapat open sa publiko. Yan po ay mababasa ninyo, no other than sa ating Constitution under Article 6, yung sa Legislative Branch of the Government. Kung hindi ako nagkakamali, Section 20 or 21, sinasabi po dito, basahin na nga lang natin, kasi baka sabihin na naman ng mga bashers natin, nag-aabu-abugaduhan tayo rito. Basahin po natin. Sa Section 6 po ng Article 6 ng 1987 Constitution, Section 20, tingnan niya natin kung tama yung pagkakaalala ko. Sabi po dito, sa Section 20, the records and books of accounts of the Congress shall be preserved and, take note of this, be open to the public in accordance with law. Kaya yung open the book po nila, hindi po totoo yun sapagkat naka-open po talaga ang libro po ng House of Representatives. Wala po tayong gagawin dyan kung hindi humingi po ng kopya or ipakita o tingnan mismo, particular sa Commission on Audit, kung ano po ang pinagkagastusan nito pong House of Representatives. Puntahan po ninyo ang website ng Commission on Audit at sa mga nakalipas po na taon, nandoon po yan. Makikita po natin kung ano po yung mga pinagkagastusan. Makikita din po natin yan sa DBM, makikita din po natin yan, kung hindi ako nagkakamali, sa mga infrastructure project naman, sa DPWH. Kaya nga, ang sa atin, kung talaga, isingit ko po ito ah, na meron pong mga tamang pinagkagastusan, yung 51 billion pesos nitong si Paolo Duterte, eh bakit hindi po nila iladlad sa harapan ng publiko? Total, available naman yon sa publiko. Kasi kung tayo po ang magse-search, napakahirap gawin. Kaya sasabihin lang natin ngayon, total sinasabi ninyo na napunta yan sa mga infra projects, pakita nyo na lamang sa amin yung copy para naman sa ganun, hindi na po kami mahirapan pang humanap. Pero dahil ito pong mga nanghihingi ng kopya, eh nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan, pinipilit po nila na itinatago daw po ng Kongreso o ayaw pong buksan ng Kongreso ang kanilang
book of accounts. Hindi po yung totoo. Inuulit po natin, ha. Ngayon, balik po tayo dito po sa batas na ating pinag-uusapan. Again, hindi po ako abogado, pero binabasa naman natin. Kaya wala pong masama dito. Section 4, nilabag daw po ng SMNI ang provision na ito. At yung Section 9 naman, commitment to provide and promote the creation of employment opportunities. Sinasabi din po na ito daw po ay nalabag ng SMNI. Kasi may mga pagkakataon na katulad po nung nadinig po natin sa Senado na meron daw pong mga nagtatrabaho dito na hindi naman daw po sinasahuran. Pero ang depensa po doon ng SMNI ay volunteer basis daw po yung mga tao na yon. Section 10, sale, lease, transfer, grant of usuprock or assignment of franchise. At saka yung Section 11, dispersal of ownership. Sinasabi din po na nilabag po ito ng SMNI dahil yung pag-aari po ng SMNI ay itinransfer daw po sa isang individual or group of individuals. Una, wala pong knowledge ng Kongreso. Kaya nadamay na rin po yung Section 12, yung tinatawag na reportorial requirement. Pinapa-compress po ito mga tola, summarize po itong mga sinasabi natin dito. Kasi kung babalikan po natin ang 6 hearings, napakarami pong impormasyon na makakalap po natin doon. Sa madaling paliwanag na lamang mga tol, sa mga sections po na binanggit natin, yan po ay nilabag ng SMNI di umano. At yan po ay binigyan sila ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang karapatan o yung pribilehyo na ibinigay sa kanila. Kasi kahit sabihin po nating privilege lamang yan, still property pa rin po ang pinag-uusapan dyan. Eh, basic naman po yung ating dapat nakaalaman, bawat Pilipino dapat alam po ito, na walang sino mang tao ang pwedeng alisan ng kanyang ari-arian nang hindi po ipinagkakaloob sa kanya na madinig ang kanyang panig. That is the essence of Section 1 sa Article 3 ng 1987 Constitution. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Binigay po iyan sa SMNI. 6 na pagdinig ang ipinagkaloob po sa kanila. Pero hindi po naipaliwanag ng maayos ng mga tagapagsalita nito, representative nito, ang mga katanungan na gustong mahanapan ng kasagutan ng mga kongresista. And worse, hindi po dumalo ito pong si Apollo Quiboloy sa isang katanungan na sana siya ay makakasagot. Ang linawin kung sino talaga ang nagmamay-ari ng Suarasug Media Corporation Incorporated. Kasi sinasabi ng kanyang mga tagapagsalita at representante na ang pag-aari lamang daw po nitong si Apollo Quiboloy ay 1.5%. At ang 95% shares sa Suarasug Media Corporations ay pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ. Pero siyempre, logic will tell us na ang nagmamay-ari at namamahala dito po sa KJC ay si Apollo Quiboloy. In fact, pinatotohanan po ito ng pagkakataon na kung sakaling merong hindi magandang mangyari dito po kay Apollo Quiboloy, ang magiging administrador ng lahat ng mga ari-arian ng KJC, walang iba ay kundi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. That concludes na all the properties of the KJC ay pag-aari ni Quiboloy. Kasi what if kung merong mangyari sa kanya na hindi maganda, mawawala ng administrador? O kaya ngayon tinransfer nila iyon kay Rodrigo Duterte. At dahil sa pag-transfer na yan o pagbibigay ng karapatan kay Rodrigo Duterte to act as administrator of all the properties of KJC, nagkakaroon ngayon ng sapantaha ang publiko na bakit ganun. Sa dinami-dami ng tao na pwedeng gawing administrator ng KJC, bakit ang isang tao na mahina na, may sakit na, at alam naman natin, soon to retire. Alam nyo na kung ano ibig sabihin ko sa soon to retire. Lahat tayo'y mamamatay. Pero bakit ganun? Siya pa ang pinagkatiwalaan. Diba? Kaya ang sabi ng ilan, eh baka daw may share itong si Rodrigo Duterte. Yan ay sabi lang ng ilan.
I'm not sure about that. Let's stick to the facts na lamang na sa ngayon, hindi maikakaila na talagang pinagmamay-arian ni Apollo Quiboloy ang halos lahat ng mga ari-arian na matatagpuan sa organisasyon na KJC o yung religious organization na kanyang pinamumunuan. Ngayon, ano ang mangyayari dito sa tagpong ito after po ng pagpasa sa third and final reading sa Kamara kahapon? Katulad po ng nadinig po natin sa balita, ito po ay iaakyat sa Senado pero mangyayari na po yan syempre pag-resume ng sesyon on April 29. At titingnan po natin kung ito po ay aaktuhan accordingly ng mga senador. Kasi dito sa Senado, magiging big challenge po ito. Dahil alam naman po natin, marami sa mga senador ang kumakampi ngayon kay Apollo Quiboloy. At titingnan natin kung makukuha po ng Kamara ang botong 13, at least majority ang kailangan kasi dyan para ma-aprubahan po iyan sa Senado at maiakyat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako naman, sa tingin ko, kapag ka ito po ay umakyat sa tanggapan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pipirmahan po ito ni Pangulong Bongbong Marcos at magiging ganap na batas ang panukala na ito at mawawalan na po ng prangkisa ang SMNI. Ngayon, sa sinasabi po ng mga DDCs na kapag ka pinirmahan daw po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, matatapos na ang kanyang termino dahil patatalsikin na raw siya ng mga DDCs. Bring it on, yun lang ang masasabi ko. Gawin niyo yan nang magkaalaman tayo sa darating na panahon. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.